Hello guys. So kahapon nagpintura ako and ayan, tuyo na siya. Flairings to ng Wave 125S. So yung ibang flairings na pintura ko na rin at na makabilad pa rin hanggang ngayon. But meron pa akong isang hindi napipinturahan. So gusto ko sanang i-share sa inyo kung paano ko ginawa 'yon. Okay? Or paano ko nagawa ito. Kung mapapansin nyo, yung mga gilid niya is dark color and then yung gitna niya is medyo light. Yan, nanood ako na ilang ibang mga tutorial video kung paano gawin to and luckily, nakuha ko naman siya. Medyo okay naman siya, hindi siya perfect pero okay na rin siya. So ayan, tuturo ko sa inyo or i-share ko sa inyo kung paano ko na-achieve tong ganitong paint. Okay, so ito yung mga kailangan natin. First, kailangan natin ng spray gun. Ang gamit ko ay Lotus Gravity Fed Spray Gun. Ang ganda sa spray gun na to is meron siyang filter. Yan, para pag may dumi yung mixture ng paint mo, mafi-filter niya. Okay. Ito guys, optional to. Isa itong pressure regulator. Air pressure regulator. So, sa mga ganitong gravity fed, kailangan niya lang is 29 to 35 PSI. So, ito, matatansya nyo kung ilan dapat ang papasok sa spray gun nyo na pressure ng hangin. At the same time, ang maganda dito is meron siyang water trap. So, pag may kasamang tubig yung hangin, dito matatrap. And marirelease mo yung water pag pipindutin mo to. Okay? Pero guys, kung wala kayo na ito, okay lang din. Kasi meron naman tayong modulator sa mga spray gun. So ito yung modulator, dito mo ma-adjust kung gaano kalakas yung buga ng hangin. Or pwede mo rin i-adjust dito, basta tansyahan lang din. Okay, so mga flairings, pag flairings na ang pipinturahan mo, do not forget na kailangan mo ay acrylic paints. Yan, pinagtanong ko yan sa mga paint shop or paint center. So pag flairings ang pang pipinturahan mo, kailangan mo ng acrylic paint. So, kailangan mo ng primer gray, acrylic primer gray, acrylic glossy black, at ang gamit ko, flamingo red, acrylic din siya. Ito yung magandang red, almost like candy red. Meron siyang parang glitter pag tinamaan ng araw, makintab siya. And also, kailangan mo ng acrylic thinner. Okay, ito yung ihahalo mo sa mga paint mo para lumabno siya. So mamaya papakita ko sa inyo yung tansyahan mode or tansyahan mixture ratio ng paint at acrylic thinner kasi wala akong mixing cup. So pero meron ako nitong mixing cup na to, although wala nga lang siyang level. So pang dito lang natin siya i-mix. So I would suggest for each paint meron kayong mixing cup. Okay. So kailangan din natin ng compressor. Sorry guys, hindi ko na napakita yung compressor. Nandun kasi siya sa likod and naka-sealed siya. So hindi rin natin siya makikita. Pero mamaya, subukan ko ipakita sa inyo, okay? So ang kailangan natin compressor is at least nakakaipon siya ng 50 PSI compressor. Or mas maganda kung 100 PSI compressor. And also, wala dito kasi naubos na. Kailangan mo rin ng clear gloss paint, clear gloss paint. Yun yung may catalyst, meron siyang clear gloss, and haluan mo siya ng konting acrylic thinner. Also guys, eto napapansin nyo, meron na tong primer eh. Na-primer ako na siya, pero bago ko siya pre-nimeran, tinanggal ko muna yung pintura niya. Mas mainam, natanggalin mo yung pintura. Kasi, lalo pag napinturahan dati, tapos pipinturahan mo, may tendency na bumula pag hindi compatible yung pintura. So, better safe than sorry. Kaya, kung gusto yung, kung kailangan tanggalin yung pintura, tanggalin nyo lahat. So, ito, niliha ko to ng 400 grit, and then, tumasa ako sa 600 grit, and then 800 grit, at finish ko siya ng 1,000 grit. So, pataas ng pataas yung grit ng sandpaper, mas pumipino. Okay, sandpaper, mabibili nyo lang din yan sa mga hardware store. Ito naman sa mga paint center. Okay. So, first, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawang dark color yung gilid and then light color yung gitna. Okay. So, for now,
Papakita ko sa inyo yung mixture ng black at acrylic thinner. Okay, kukuha lang ako ng cup for dito ha. So ito, papakita ko sa inyo kung paano paghaluin yung black at acrylic. Siguraduhin natin na malinis tong cup natin. Gamit ko na to dati pero malinis to. Ayan. Lagay natin dito. First, ang ilalagay natin is yung black. Ayan. Haluin muna natin. Now guys, kung mapapansin nyo, medyo malapot. Hindi naman sobrang lapot, pero malapot siya. Ayan. Haluin nyo lang ng konti. Ayan. Saka nyo ibuhos. Konti lang ibubuhos nyo, konti lang na gamitin natin eh. Ayan. So, okay na yan. Ayan. So, medyo malapot pa siya, no? Sasabihin na natin sa 1 cup na binuhos mo, lagyan mo siya ng at least 1/4 cup. Ayan. Ayan. Tapos, haluin ulit natin. Oops. Medyo messy. Yeah, makikita mo hindi na siya malapot. Medyo malabnow na siya. Pero pwede mo pa siyang lagyan ng konti. Ayan. Yan, pwede na yan. Nakita mong patak-patak na siya, hindi na siya malapot. Pwede na yan. Yan. So, lalagyan na natin siya sa spray gun. Okay, guys. Okay, guys. Pasensya na kayo sa kalat, ha. Ito yung ginawa ko. So, ayan. Ito yung air regulator. And then, ito yung compressor. So, makikita nyo, at least nasa 60 PSI siya. Ayan. Tapos, compressor to regulator. Regulator to spray gun. Okay. Make sure nakababa itong ano, makababa lagi yung water trap niya. Ayan. Okay, ayan guys. Naihahalo na natin itong gloss black acrylic natin. Ilalagay na natin siya sa spray gun. Okay. Ayan. Then, sasara natin siya. Remember guys, pag nag-i-spray kayo, kailangan nyong gumamit ng face mask. Masama ang nai-inhale to. Okay? Pipinturahan natin yung gilid lang. Yan. Lalagyan natin ng black. At dapat malinis to. Punasan nyo ng basang, tuyong basahan bago nyo i-sprayan. Walang alikabok. Walang kahit ano. Okay. Ito yung adjustment ng buga or yung kung pabilog ba or palapad. So, for now, gagawin natin siyang pabilog muna. Totodo natin siya sa kanan and then konting-konti sa kaliwa. Bago nyo i-spray sa flarings, guys, try nyo muna sa... Make sure, pag-practicean nyo muna bago nyo kanain yung flarings, bago nyo pinturahan. So, ayan. Pinturahan na natin. Pag pininturahan nyo siya, mga 3 to 4 inches lang ang layo. Huwag mo siya nilalayuan para hindi siya. Gilid lang yung pininturahan natin. Ayan.
Hayaan mo muna siyang matuyo for 45 minutes. Yan mo lang siya. Hindi siya perfect pero okay na okay lang yan. Yan talaga. Medyo nag-o-orange peel siya. No problem. Okay lang yan. Yan. So hayaan muna natin sa hayaan muna natin siya sa ilalim ng araw for 45 minutes.